Hello, what's up ka Alpha Mons? For this video, pag-uusapan natin kung paano makakagain ng 0 to 1,000 subscriber. Stay tuned! Tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, pag-uusapan natin ngayon kung paano magkakaroon ng 0 to 1,000 subscriber sa loob lang ng sabihin na natin 1 month or 2 months, ganyan, diba? Itong isi-share ko sa inyo is nangyari talaga sa akin at ito talaga ang naging journey ko para paano ko nag-aim yung 1,000 subscriber. Okay, i-share ko sa inyo lalo na dun sa mga nagsisimula pa lang, napakalaking tulong din nito, guys. First, naginawa ko nun para magkaroon ng kahit papanong subscriber, sinabi ko sa mga friends ko, sa family ko, na mag-YouTube ako, magkakaroon ako ng channel sa YouTube. Tapos sabi ko, kung pwede, i-subscribe naman nila ako. Isa yon sa pwede mong gawin para magkaroon ka ng subscriber. Kasi, guys, mga ka-Alpha Mons, kahit napakarami mong video, no? Kahit marami kang video, tapos kahit araw-araw ka nagpo-post ng videos mo, kung wala ka namang viewers or subscribers, baliwala lang yun. No? Kasi ang aim natin dito yung may manood ng video mo. So, kung wala kang subscriber, kung walang manonood ng video mo, baliwala yon. So, yun, number one, family mo, sabihin mo sa kanila na magkakaroon ka ng YouTube channel, kung pwede, supportahan kanila. Second, mga kakilala mo, o kung nagtatrabaho ka, mga ka-office mate mo, pwede mong sabihin mga ka-office mate mo. Kung nag-aaral ka naman, kung student ka pa lang, pwede mo sabihin yung mga classmate mo or even your teacher na sana isupport nila yung channel mo, okay? Kasi number one talaga na aim mo dito is may manood ng video mo, yun. Second, pwede kong i-share din sa inyo yung ginawa ko noon, ano? Yun yung nanood ako ng nanood ng mga videos ng mga talagang sikat na vlogger, tapos yung kung paano magkagaroon din ng maraming subscriber. Nanood ako na doon, pinag-aralan ko at ginaya ko at sinunod ko yung mga sinabi nila, ano. Tulad ng sa Facebook, yun, pangatlo yun. Punta ka sa Facebook, i-search mo doon yung mga YouTube GCs. Ayun, search mo doon. May mga YouTube doon, mga GC na nag-aano ng sila din, mga YouTuber nagtutulungan. Pwede ka doon mag-post ng kung anong gusto mong kung anong pino-promote mo sa channel mo, pwede mo doon i-post. Or pwede ka makakuha doon ng mga pwede ka rin makagain doon kasi sa Facebook kasi meron doon mga sites na para sa mga vlogger talaga yun, sila dahil sa totoo lang napakahirap magkaroon ng subscriber lalo na kung hindi ka naman kilala, totoo yun. Kung hindi ka kilala, kung lalo na tulad natin, mga small YouTuber lang naman tayo, wala talaga tayong support eh. Hindi naman tayo tulad ng mga artista na sikat, na pag sinabi nilang, support niyo naman tong video ko na to, automatic yan. Kasi dahil sikat sila, marami silang followers, mabilis lang yun para sa kanila. Pero since hindi naman tayo artista, wala naman tayong followers, pwede tayong pumunta doon sa YouTube, makipag-friend tayo doon sa mga vlogger din
Tapos, pwede kang makakuha din sa kanila. Kayo-kayo lang din ang magsusuportahan. Yun. I-search nyo lang dyan. YouTube, vloggers, Philippines, yun. Doon magkakaroon na kayo ng idea. Automatic naman yun, lalabas doon sa list yung mga YouTube na ano na pwede nyo, mga YouTube vlogger na sites na pwede nyo puntahan at pasukin para magkaroon ng kikilala ng mga small time YouTuber na rin na katulad natin. Yun, number 3 yun na ginawa ko para nagkaroon doon, actually doon ako nag ano eh, doon ako nagsimula din, doon din ako nag-start na paano nagkaroon ng thousands of subscribers, you know. Tapos pang-apat, si kay Brotherhood sa ako nakakuha ng ano eh. Yeah, shout out sa iyo Brotherhood, sana mapanood mo to, ano. Kay Brotherhood talaga ako nagkaroon ng idea. Ayun, kay Brotherhood. One time kasi gabi yun, nanonood ako ng ako sa YouTube. Tapos nakita ko yung ni Brotherhood na paano magkaroon ng thousands of subscriber in a span of 2 months ba? Sabi niya ata lang eh, or 1 month eh. Yun, ginaya ko yun. Doon ako nag-start. Tapos pangalawan, sabi niya yung sa what you call this chubody ba yun? Chubody. Ay nako, ewan ko, basta may ano yun, body. Basta diba, nakalimutan ko, nakasubscribe din ako doon, pero since mahal kasi yung ano niya eh, mahal kasi yung fee niya, bayad niya, kaya hindi rin ako, nandun lang ako lagi sa mga fee. Yun. Tapos, pumunta ako sa mga LS. Sa LS, doon number one ako nakakakuha ng maraming subscriber. Naging suki ako ng mga LS. Lahat-lahat ng mga nag-LS na pinupuntahan ko. Number one, si Jomsky, Ma'am Mariel Fashera, yan yung mga LS nila, kay Arrival. Doon ako nakakakuha ng maraming subscriber. Tsaka lalo na kay Brotherhood, pag pumapasok ka doon. Yun nga lang, kay Brotherhood talaga, medyo talagang magpupuyat ka doon dahil gabi na yung LS niya. So kung talagang gusto mong magkaroon ng subscriber na marami, makagain ng maraming subscriber. Actually, sa totoo lang, nakakuha ako na ng subscriber, kay Brotherhood. Nakakuha ako ng in just one day, nakakuha ako ng 30 to 40 subs in just one day, kay Brotherhood. Kaya napakalaking tulong din nun. Every other night ata siya nag-LS nun. Laging nandun ako, laman ako nun. Yun, ng LS ni Brotherhood. Tapos, sa mga LS, diba, doon, number one ka talagang makakakuha ng subscriber. Yun. Tapos, sa mga content din ng, sa mga content din, syempre, ng mga pinupost mo, yun. Kasi, once na naging interested yung mga pinupost mo, automatic, pag napanood yun ng tao, iaano ka na, isa-subscribe ka na nila sa, uy, interesting yung ano niya, yung post niya, mukhang maganda, mukhang nakakatulong sa akin. So, automatic yun, isa-subscribe ka nila. Ang gagawin mo, yung pinost mo na yun, kung pwede mong i-follow, mag-follow up ka dun sa post mo na video na ginawa mo nung una, lalo na kung nakita mong nag-hit, at mag-follow up ka nun. Tapos, para yung, kumbaga yung interest nung nag-subscribe sa'yo, hindi mawala. Ayun. Tsaka, syempre, kailangan, informative din. Tsaka, kumbang naaaliw sila. Kasi, mostly talaga, ang hinahanap ngayon ng mga subscriber, yung channel na kung saan sila naaaliw. Kung saan nagiging nakakatulong sa kanila, or kung ano yung channel na napapanood nila,
na nagiging nakaka-relate sila. Ayun. Kasi naman ngayon ang karamihang ano, pinopost, syempre yung pinaka-in talaga ngayon yung about sa mga yung mga latest na nangyayari ngayon sa nangyayari ngayon sa atin sa bansa or even sa ibang bansa. Mostly talaga makakakuha ka ng maraming ano doon if yung pinopost mo in demand, kumbaga. Yun yung kumbaga kung ano yung uso, doon sasabay ka. Kung ano yung malakas, yun ang sasabayan mo. Kasi once na na-notice yun ng tao, automatic yun. Pag nakita nila, automatic yun. Si YouTube na mismo ang magtataas sa'yo ng rank mo. Ipupush na nila pataas yung mga videos mo, lalo na pag nakikita nilang, oy, itong channel na to, okay to. So, sila na mismo yung ano, gumagawa ng way para yung mga videos mo, yun yung ma-search ng tao, di ba? Searchable, kumbaga. Kung unang tingin pa lang, unang click pa lang ng words nung ano, nung manunood, lalabas na agad yung gusto nilang makita at nandoon ka. Kaya, number one din na trick nun para magkaroon ka ng maraming subscriber, yung ang ipopost mo, yung mga latest news or issues na nangyayari sa atin dito sa bansa natin. Ayun. Tsaka doon sa mga nanonood sa'yo, yung mga nakapanood na yun sa'yo, automatic yung kung hindi ka pa nila nasasubscribe tapos nakita na sobrang na naging ano sila sa napanood nila sa'yo, automatic yun, i-ano ka nila, isa-subscribe nila. Yun, number one yun. Actually, yun din ang mga ano, tapos syempre, with the help of your friends na nakilala mo, kung may time, pwede kang sumali sa mga GCs. Yun. Sa mga GCs na marami sa mga small YouTubers, yun, doon magkakaroon ka ng maraming friends. Kung pa pwedeng magkaroon ka ng maraming friends, maging friendly ka doon. Huwag kang maging pasaway, huwag kang sakit ng ulo, at maging friendly ka, di ba? Kasi pag naging friendly ka, yung trust na pinakita mo, yung pagiging, tsaka dapat ano talaga eh, dapat maging ano ka, dapat totoo ka, ayun. Number one yun, dapat maging totoong tao ka. Kasi kung puro lies at puro pasaway lang ang ginagawa mo, yung mga tutulong sa'yo, yung mga friend na nandyan sa GC na pinasukan mo na po, pwedeng makatulong sa'yo, aalis yan. Ayan. Tsaka, kung pa pwede, kung papasok ka sa, ito lang ha, for my own experience ha, kung papasok ka sa isang GC, make sure na hindi ka gagawa ng kalokohan, na hindi ka mandadaya, or hindi mo lolokohin yung mga ka-GCs mo, lalo na kasi kayo merong, kasi dyan sa GC kasi na yan, magkakaroon kayo ng sinasabing task or ano ganyan. Make sure na yung ginagawa niyong task, susunod ka. Lalo na may mga rules yan. Yung mga rules na yan, susundin mo. Huwag kang maging pasaway. Kasi yung mga taong nandyan sa GC na yan, kung talagang totoo ka, magsasubscribe sa'yo yan. At ipanonood nila yung mga videos mo. At yung mga taong yan, ang tutulong sa'yo, papunta na ma-aim mo yung ano. Para ma-aim mo yung gusto mong ano, hinihinging requirements sa'yo ni Lolo. Kaya, advice ko lang para sa mga new YouTuber na gusto pasukin ng pag-YouTube, maging totoo kayo. Ano? Ipakita nyo kung ano ka talaga. Ipakita mo na trustworthy ka, na pwede ka nilang pagkatiwalaan. At kasi naman yung trust naman magigain mo yan eh, pag nandyan ka na sa loob. Pag pinakita mo sa kanilang pwede ka nilang pagkatiwalaan, automatic yan, ibibigay rin nila sa'yo yung tiwalang yung hinihingin mo sa kanila. Kaya yun yung payo ko sa mga bagong YouTuber, maging totoo ka, dapat syempre masaya ka sa ginagawa mo, di ba? Hindi ka pinipilit ng iba, kailangan syempre masaya ka. Kung ano yung gusto mong ilagay sa channel mo, kung anong gusto mong mga, kung halimbawa gusto mong maging traveler, YouTube traveler,
gusto mong maging, kung ang gusto mong sa YouTube eh, about mga food, ayan. Yun, kung ano, basta kung anong hilig mo na gusto mong ipakita or gusto mong i-show sa mga viewers mo, yun dapat ang gawin mo. Yan yung mga advice na pwede kong ibigay sa inyo, guys. Kaya sana kahit papasa, kahit papano, nakatulong ako sa inyo. Ano? Huwag niyong kakalimutan, dapat maging totoo ka sa sarili mo. Dapat yung mga nakikilala mo, yung mga nakikilala mo sa na nagiging friend mo, yung talagang ipakita mo sa kanila na pwede ka nilang pagkatiwalaan. Kasi yan din ang tutulong sa'yo para ma-aim mo yung goal mo. Lahat naman kasi tayo may, kaya nga tayo pumasok dito sa YouTube, para ma-aim natin yung goal natin. So, para ma-aim natin yung goal na yan, kailangan maging totoong tao ka. Kailangan ipakita mo sa kanila kung ano talaga yung totoong pagkatao mo. Hindi ka pwedeng mandaya. Kasi pag nandaya ka at nalaman nila yan, automatic, hindi ka na nila pagkakatiwalaan. Baka pinaalis ka pa nila sa GC, ano? Baka papaalisin ka pa nila sa GC. Kasi, number one talaga na makakatulong sa'yo yan, yung mga kapwa mo rin YouTuber. Yun ang tutulong talaga sa'yo yan. Kaya dahil kailangan maging mabait ka sa kanila, kailangan maging totoo ka sa kanila. Huwag kang maging pasaway. Yun. Yan yung mga pwede nyo gawin para magkaroon ng from 0 to 1,000 subscribers. Yan. Yan din ang mga nang ginawa ko. Nag-start ako ng July. Tapos, within 2 months, na-aim ko na yung 1,000 subscriber. Yun lang din naman ang ginawa ko. Sinabihan ko yung family ko, yung mga friends ko, at yung mga sinunod ko yung mga napanood ka na tutorial kung paano magkaroon ng subscriber. Pumunta ako sa Facebook at pumasok ako sa mga GCs ng mga vlogger din. Nagkaroon ako ng mga kaibigan doon na yun hanggang ngayon eh kaibigan ko pa rin at nakakatulong ko para ma-aim, sabay-sabay namin ma-aim yung goal. Tapos, sa mga LS, pumunta ako sa mga LS na yon ng mga sikat na nag-LS, pumunta ako doon, humingi ako ng tulong, naging friendly ako doon sa mga nandun din, at sinuportahan nila rin ako, dahil nakita naman siguro nila na mabait ako, at pagkakatiwalaan, ayun. Kaya hanggang ngayon, sana dun sa GC namin na YGC girls, guys, thank you very much. Kayo talaga, alam ko totoo yung sinasabi natin, at alam ko mangyayari yung gusto natin, yung mga aim natin na goal natin, na sabay-sabay tayong makamit yung requirements ni YouTube. At sana girls, kahit na, alam mo, kahit ma-monetize na tayo, sana ma-monetize na tayo, kahit siguro kalahating taon ma-monetize na tayo, girls, sana. Pag na-money na tayo, diretso pa rin tayo, walang bibitew, kasi sabi nga nila, according sa mga naririnig ko ng mga na-monetize na rin, ang totoong laban eh pag na-monetize ka na. Kasi dapat ma-maintain mo yung viewers na nire-required ni YouTube. Kasi pag na-monetize ka na, doon daw talaga yung totoong laban. Kailangan ma-ano mo yung goal mo. Yung hinihingi niya na ano, maintain mo dapat yun. Hindi dapat bababa. Kasi once na bumaba yun, inaalis nila. Tsaka sa pag na-monetize ka na daw, yun na daw talaga yung mas maraming mahigpit. Sobrang higpit daw. Kaya girls, YGC girls, alam ko kaya natin yun. With the help of you guys, kakayanin natin. Aja-aja. Yun, kaya natin yun. At good luck to everyone at sa mga bagong YouTuber na gustong
magkaroon ng ano ng 1000 subscriber tulad ng nangyari sa akin. Within 2 months nakuha ko yung 1000 subscriber and still counting. At kung ano yung ginawa ko noon, kung ano yung ginawa ko noon na nag-start ako, until now yun pa rin ang ginagawa ko kahit may 1000 subscribers na ako. Ganun pa rin ang ginagawa ko. Active pa rin ako sa pagpunta ng mga LS. Nagkakaroon ako ng maraming kakilala at kaibigan na yung mga nakikilala ko at nagiging kaibigan ko, yun din ang sumusuporta sa mga videos ko. Siyempre, dahil sa napapanood nila at yung iba napapanood din. Actually, may mga viewers na rin ako na hindi ko naman kakilala at kaibigan. Nanonood na rin ang video ko. Kaya, thank you so much guys. At hanggang dito na lang siguro. Sana kahit papaano nakatulong ako sa inyo. At sana sundin nyo yung sinabi ko kasi sa totoo lang, ano yun, lahat yun proven na yun kasi yun ang ginawa ko. Kaya sa mga susunod pa na video, huwag nyo kakalimutan. Guys, kung hindi ko pa kayo subscriber, huwag nyo lang kakalimutang pindutin yung subscribe at i-click yung bell button para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang video. Good luck everyone, thank you very much, and God bless you all.